Grabe, oh. Wow! Ayan, bali, kukumpiskayin tong kariton, tong back. Yung sinusunog na lang niya. And so, nandito tayo ngayon sa overpass ng Kapulong. Ayun, oh, doon sila nagsusunog sa loob. Sa May Gate. Malakas ang usok. Oh. Hinintay lang natin mag-go yung pakaliwa para makatawid tayo. Kasi naka-go pa yung papunta rito sa atin. Ayan. Lakas! Ang lakas ng usok! Amoy na amoy na dito. Ayun oh. Amoy wire. So kakagaling lang natin ng opisina, nagkakandak nga tayo ng anti-burning and illegal dumping operation dito sa area ng Aroma Road 10. Ayan, kasi nga alam naman natin na talamak talaga rito yung mga ganitong pangyayari. Ayan. So kasama ulit natin ang environmental police. Malakas ang apoy eh. Oh? Ang dami! Laki! Eh no? Kalat-kalat mga tansa. Laki eh oh. Laki ng apoy. Ito yata yung mga suspect, oh. Sa inyo ta! Sa inyo! Di ba sa'yo yan? Kanino kuya? Kanino? Nice patan tayo niyan, kaya umalis agad dito yan. Oh, parang ganoon eh. Sa tingin ko na damay lang 'yung mga ano diyan eh. Yung mga damit-damit. Pero merong mga tanso, ayun oh. Inabot lang ng apoy 'yung damit-damit kaya lumaki 'yung apoy. May patay na daga. Eh, ito pala eh. Pinakukuha sila ng tubig. Grabe oh. Wala, pagdating namin wala na eh. Sabi niya rin nakaitim na kapulok. Ayan, so
mag-iikot pa tayo bukod dito. May pupuntahan pa tayong mga area na talagang 80% na pinupugaran ng mga nagsusunog. Mga banda doon sa area na yon, sa may crossing dito sa area na to, sa papuntang Pier North Harbor. Ayan. Hintay lang natin kasi kailangan mapatay ito eh. Oh, mapasok na sa PPA yung ano, usok. Asa nga po eh. Gumapang na yung apoy, gumapang. Yan yung pangkalaygay. Kukunin lang. Kailangan mapatay ito eh, baka umaya biglang lumaki itong apoy na to, magka problema pa. Dahil ito is madaling masunog yan, may mga pom sa loob, mga baso-basura. Ayan, baka umaya madilaan ng apoy, sunog yan hanggang dun. Papasok dito sa mga ano, sako-sako palabas eh. And so cable wire pala yun. Oh, magpo-proceed tayo ron. Ayan, bali pinatay lang yung apoy. Ayun, muusok nga. Laki ng apoy. And so sa malayo pa lang natatanaw na natin, kaya talagang ito pinuntahan na agad natin. Eh no. Dalawa. Oh, ito, ito. Yan mo siya. Eh siya. Sakto. Takbo siya eh. Tumakbo. Hindi natin mahabol ha. Kita nyo naman, baka masagasaan tayo rito. Eh no, dalawa oh. Dalawang malalaki apoy. Hindi tayo makikipagpatintero sa kanila kasi delikado dito talaga. Dahil yan, may mga blind spot yung mga container ba na yan. Baka may mahagip tayo. Diba, durog tayo dyan. Bali, kukumpiskay na lang tong mga ano, mga tanso nila. Ang dami na ito eh, oh. Wow! Dami na ito. Pa isa. Mahirap patayin kasi ayan, wala tayong tubig.
Ano? Kaya pa? Yung pinag-ipunan nila. Kaya nga eh. Dami pa naman ng tanso ni Kuya. Hindi niya pinagtyaga ang ano eh, balat-balatan eh. Mahirap pa naman patayin to. No, delikado dito eh. Dami no? Grabe. Nakakatakot. Oh, may mahagip tayo rito. Yan, so tuloy-tuloy ang pagkakandak ng ating environmental police ng mga operation na ganito. Halos araw-araw yan. Tanghali, maga. Ayan, ganyan po. Ayan, usok. Talagang sakripisyo rin ang kailangan dito dahil nga kung titignan nyo, napakainit dito sa lugar na to. Tanghaling tapat. Di ba? Talagang yung pagnanasa ng gobyerno ng Maynila ay may isa-ayos itong area na to. Dahil nga, nakita nyo naman na kailangan talagang isaayos to dahil napakaraming pumapasok na mga ano dito, container van, mga private car, ayan, mga rider natin. So, kung hindi to tututukan talaga ng gobyerno, di ba, kawawa naman yung mga rider natin. Pero, ang hangarin talaga ng gobyerno, may isaayos itong area na to. Kaya kung titignan natin, sa umaga, hakot, ayan, hanggang hapon, kaya naglagay rin sila ng mga environmental police na talagang tututok sa mga gantong senaryo. Yung mga pasaway na nagkakalat sa kalsada, actually meron na tayong mga nahuli na iba, yung iba nga ano pa eh, government truck. Ayan, nahuli ng ating environmental police. Isang malaking achievement 'yon sa totoo lang kasi nga nababawasan o nasusolusyunan yung mga insidenteng nagda-dump dito sa ano, sa kalsada. Ayan, at nagsusunog. Yan, so kukumpiskahin to, bali yung tao kasi nakatakbo. Eh hindi naman natin mahabol dahil nga nakita niyo napakaraming dumadaan na truck. Baka may masagasaan pa tayo rito. Highway kasi to eh. Kaya naman nagta-traffic dito kasi puno yata yung tapunan. Ayan, dito kasi yung tapunan sa Pier 18. Ayan. Puno yata, kaya or walang barge. Ayan, kaya nagta-traffic yung pila ng mga truck. Hindi lang kasi lungsod ng Maynila ang nagtatapon dito sa Pier 18. Andiyan dyan rin ang Caloocan, Nabotas, Pasig, Quezon City. Ayan, dito rin sila nagbabagsak ng mga basura nila. Ayan. And so tatawid na tayo dahil patay na yung apoy at kukumpiskahin itong mga tanso na huli natin. Ayan. Ito ba tubig? Ayan o. Kapalimang nga dyan yan. Tapakakas yung sobrang yan. Lagi ko sinisita yung karito na yan. Tatapos sa buwang kayo ha. And so nandito pa rin tayo sa Aroma. Aroma Tondo. Thank you.
Basa pa yan. And so titignan natin kung saan tayo magpo-proceed. Ayan. And so nahuli na raw pala kanina yung nagtatapo nito. Yan, bali naaktuhan pala ng ating ano, DPS. Ayan, mga kasama natin. Hinuli nila to. Ako ba dyan, dalawa? Kapurong magiging ng DPS na nakaroon. Ayan, bali magtatapon kayo, no? Oh, magtatapon sila na naaktuhan nila to, oh. Mga debris. Dadali na naman to. Ito pala, binabaan na. Inuud pa yan, oh. Iuud. Eh, sasampan nila sa truck. Pero nyo, dito sa gitna ng highway, oh. Dito nila binababa yung mga debris. Kinakalat nila to, isang mamaya, ano, parang tatlong sako, limang sako doon, isang sako, ganun na yan, kinakalat nila yan. Ayan, bali, kukumpiskahin tong kariton, tong bakal. Ayan, dadalhin to sa opisina para ma-issue ng citation ticket kasi nahuli na pala to kanina, yung lalaking nag-ano na ito, mama ni Obra. Ayan, so, di natin alam kung sino ang tinawag nila. Ayan. Ito ko kayo, sino tinawag ba? Chairman to yun, sa chairman kanina eh. Ah, yun, nahuli kaninang maga. Premier Johnson. Matatapon doon. Patay ka. Yan, bali, hinahagis na yan doon, no? Medyo mabigat-bigat to eh. Mga debris to. And so, pass forward na natin to, hintayin natin kung darating yung lalaki. And so, ikakarga na to sa truck ng DPS. And kakarga na to sa truck ng DPS natin. Sakto dumating to, kakagaling lang sa tapunan. And dapat tatake na ng motor eh, kaso delikado rin, kaya tumawag ng backup. Dadalhin to sa opisina para ma-issue ng citation ticket. Automatic to, lulutang yung may-ari nito. Pagkakalam ko sa barangay daw to. Pero hindi natin alam kung kaninong barangay. Ayan. Bali pupunta na lang siguro yan sa DPS. Sa opisina. Kasi nahuli na pala to kaninang maga. Tapos umulit ulit. Ayan, pasaway tong barangay na to ah. Bali, itinawag kasi ito sa atin na ang jefe mismo nakarating yung report. Ayan, kaya talagang nirespond yan ng ating environmental police. Dito sa, biro nyo ha, nandito tayo sa gitna ng highway. Ayan o. Tayo sa gitna ng highway, dito sila nagtatambak ng mga bato-bato. Ayan, bali, mayroong inabutang nagsusunog rito. Ayan. Sakto, pabalik na tayo opisina. Kaso, bata pa. Bata, nagsusunog. Hindi na natin siya kukunan. Ayan. Bata pa eh.
yung sinusunog na lang niya. Tanso. Kawawa naman tong batang to, magbabago pa naman to dahil malalaman niya agad kung ano ang tama at mali. Taga, saan ka? Ha, dito lang sa tapat. 1, 2, 3. Ah, pangkain. Lahat naman ganun dahilan. Hindi namin alam kung sino nabuti sa'yo. Kaya kung gusto mo mabalik namin sa ito, dadalagan namin to SWD. Babalik ko sa'yo, dadalagan namin to SWD. O, pakakawalan ka na namin kung piskado to. Kalahati. Ito, yun nga yung binibigay ko option sa'yo. Hindi kami mag-ano sa ano mo dahil bata ka pa. Dadalikit ang SWD. Okay, sa Mahira? Oo, sa Rock. Ha? Pupunin ka lang namin to, tapos pauwi ka na namin. Ha? And so, pinauwi na lang yung bata. Huwag mo na ulitin, ha? Kukumpis kayo na lang to. Minor de edad pa kasi, kaya hindi na natin muna ulihin. Bali, re-report na lang to kay chairman, no? Oo. Chairman na lang to i-re-report para mapagsabihan yung magulang, pati tong bata. Kay chairman banal dito yata? 1, 2, 3. Ayun, kay chairman banal. Bali, kukumpis kayo na to. Lahat. Mainit. Mainit. Mukha si hawakan. Huwag na, kulin nyo na lang yung pangalan, tapos picturean nyo, tapos pakita nyo kay chairman. Ayan, bibigyan na lang siya pangkain kasi, ayan o, naputan siya ni team leader ng 100. Mia kasi pangkain raw niya yun eh. Ayan. Nakakawa rin naman bata pa eh. Pero kailangan talagang swetuin eh. Diba? And so babalik na tayo opisina.